We begin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. Almighty and eternal God, who through the regenerating power of baptism have been pleased to confer on us heavenly life, grant, we pray, that those you render capable of immortality by justifying them may, by your guidance, attain the fullness of glory. Through Christ our Lord. Amen. Please be seated. A reading from the Acts of the Apostles. The apostles and presbyters, in agreement with the whole church, decided to choose representatives and to send them to Antioch with Paul and Barnabas. The ones chosen were Judas, who was called Barsabbas, and Silas, leaders among the brothers. This is the letter delivered by them. The apostles and the presbyters, your brothers, to the brothers in Antioch, Syria and Cilicia of Gentile origin, greetings. Since we have heard that some of our number who went out without any mandate from us have upset you with their teachings and disturbed your peace of mind, we have with one accord decided to choose representatives and to send them to you along with our beloved Barnabas and Paul, who have dedicated their lives to the name of our Lord Jesus Christ. So we are sending Judas and Silas, who will also convey the same message by word of mouth.
It is the decision of the Holy Spirit and of us not to place on you any burden beyond these necessities, namely, to abstain from meat, sacrifice to idols, from blood, from meats of strangled animals, and from unlawful marriage. If you keep free of this, you will be doing what is right. Farewell. And so, they were sent on their journey. Upon their arrival in Antioch, they called the assembly together and delivered the letter. When the people read it, they were delighted with exhortation. The word of the Lord. Thanks be to God. I will give you thanks among the peoples, O Lord. I will give you thanks among the peoples, O Lord. My heart is steadfast, O God. My heart is steadfast. I will sing and chant praise. Awake, O my soul, awake, lyre and harp. I will wake the dawn. I will give you thanks among the peoples, O Lord. I will give thanks to you among the peoples, O Lord. I will chant your praise among the nations. For your mercy towers to the heavens, and your faithfulness to the skies. Be exalted above the heavens, O God, above all the earth, be your glory. I will give you thanks among the peoples, O Lord. Please stand. I call you my friends, says the Lord, for I have made known to you all that the Father has told me. Alleluia, 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 alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "This is my commandment, love one another as I love you. No one has greater love than this, to lay down one's life for one's friends. You are my friends if you do what I command you. I no longer call you slaves, because a slave does not know what his master is doing. I have called you friends, because I have told you everything I have heard from my Father. It was not you who chose me, but I who chose you, and appointed you to go and bear fruit that will remain, so that whatever you ask the Father in my name, He may give you. This I command you, love one another." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning po sa inyong lahat. Ito pong ginagawa natin ngayon ay Misa de Gracia. Misa, ang original name po niyan ay Eucharist. At ang Eucharist literally means thanksgiving. Gracia, gift from God.
Kaya itong Misa de Gracia na ginagawa natin ay thanksgiving natin sa lahat ng mga natatanggap natin na gifts from God. At ang makakapag-celebrate lang ng Misa de Gracia ay yung mga katulad natin na mga taong may pananampalataya sa Diyos. Ang taong walang pananampalataya sa Diyos, hindi siya makapag-celebrate ng Misa de Gracia. So halimbawa lang po, diyan sa entrance, may papasok diyan na tao at yung tao na yan, wala siyang pananampalataya sa Diyos. Tapos nakikita niya itong ginagawa natin na Misa de Gracia. Malamang yung taong yan, sasabihin niya, ano bang katuturan niyang pinagagawa niyo dyan? Misa de Gracia, pasasalamat sa Diyos. Samantalang mahigit isang taon na tayo na napapaligiran ng COVID-19. Na hindi pa natin kung ano ba talagang uring sakit ito. Kung kaya't hindi pa natin alam kung may gamot man ito. At kung mayroon man, kailan. Mahigit isang taon na marami ang tinatamaan ng COVID-19. Mahigit isang taon na maraming namamatay dahil sa COVID-19. Tapos ito kayo, nagpapasalamat sa mga grasya ng Diyos. Walang katuturan ang inyong ginagawa. My dear friends, hindi nakapagtataka na sasabihin ng taong yan ang mga ganun. Bakit? Sabi ko nga, dahil wala siyang pananampalataya sa Diyos. Okay, pause muna tayo. Bakit? Mayroon akong isisingit na kwento na itong kwentong ito ay nasa Biblia mismo. It is from the book of Job. At ito ay tungkol sa isang lalaki na ang pangalan niya ay Job. Itong si Job, ang pinakamayaman na tao doon sa kanilang lugar. Mayaman siya sa mga anak. Mayroon siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Ang dami-dami niyang magkakaibang klase ng hayop. Yung iba, 500, yung iba, thousands ang alaga niyang hayop. At ang dami-dami niyang mga servants. At siya ang may pinakamaraming, pinakamalawak na mga pag-aari doon sa kanilang lugar. Pero po, higit sa lahat, si Job ay may napakatibay na pananampalataya sa Diyos. Now, one time, nag-uusap daw ang Diyos at saka si Satanas. Tinanong ng Diyos si Satanas, o saan ka galing? Sagot ni Satanas, galing ako na namasyal diyan sa ibabaw ng lupa. Tinanong ng Diyos si Satanas, napansin mo ba yung aking servant na si Job? Siya ay may napakatibay na pananampalataya sa akin. Sabi daw ni Satanas, eh siyempre matibay ang pananampalataya niya sa iyo kasi ang dami mong ipinagkaloob sa kanya na kayamanan. Pero subukan lang natin, bawiin mo lahat ng ipinagkaloob mo sa kanya at itatakwil ka niya, tatalikuran ka niya. Sagot daw ng Diyos, o di subukan mo, sabi niya kay Satanas. So ano ang nangyari? Minsan daw, habang yung libo-libo na mga magkakaibang uri ng hayop niya ay nandun sa pastulan, sa pasture, ay ang dami-daming dumating ng mga bandits. At ninakaw ang kanyang mga hayop. At yung mga taga-alaga ng mga hayop, nung sinubukan nila na ipagtanggol ang kanilang mga alaga, pinagpapatay sila.
ng mga bandido. Hindi lang yan. Habang ang kanyang 10 anak ay nagkakaroon ng party doon sa kanilang bahay, biglang bumuhos ang napakalakas na hangin. So much so na nagiba yung bahay na kanilang pinagpapartyan. At lahat ng kanyang anak ay nadaganan at namatay. Ano ang sabi ni Job nung mabalitaan niya ang lahat ng yun? Sabi niya, "The Lord has given, the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord." Nagbigay ang Diyos, binawi ng Diyos, purihin ang pangalan ng Diyos. Prueba ng kanyang napakatibay na pananampalataya sa Diyos. Pero hindi pa tapos yan. Ano ang nangyari pa? Siya mismo, si Job, ay nagkaroon ng matinding skin disease. Kung kaya't nagkasugat-sugat, pumutok ang iba't ibang parte ng kanyang katawan. At matinding sakit ang kanyang naranasan. At yung kanyang misis mismo, sinabi kay Job, "Curse God!" Ano ang isinagot ni Job? Huwag kang magsalita ng ganyan. Kung tayo ay nakakatanggap ng mabubuti na bagay mula sa Panginoon, dapat tanggapin din natin ang mga ibinibigay niya na pagsubok. Another proof ng kanyang napakatindi na pananampalataya sa Diyos. At yung pananampalataya na yan, hindi humina, hindi nawala kay Job. And what happened later? To cut the long story short, ito po. Dahil sa nanatiling tibay ng pananampalataya ni Job, ay ibinalik ng Diyos, binigyan siya muli ng napakaraming anak. Nagkaroon siya muli ng another 10 na mga anak. At hindi lang yan, pati yung bilang ng namatay niyang mga hayop noon, ibinalik ng Diyos twofold. Yung 500 naging 1,000. Yung bilang na 3,000 naging 6,000. Nadoble ang kanyang kayamanan. Nadoble rin ang bilang ng kanyang mga servants. Well, my dear friends, hindi na walang pananampalataya ni Job. Okay. Ibalik po natin yung kanina kung saan tayo nag-pause. At ito po, my dear friends, sabi natin kanina, sa taong walang pananampalataya, hindi niya maiintindihan kung bakit nagkakaroon tayo ng misa de gracia, misa ng pasasalamat, samantalang nandito pa tayo mahigit isang taon na under COVID-19, na wala pa tayong katiyakan kung kailan ito matatapos, kung may gamot ito. Pero ganun pa man, dahil sa napakatibay na pananampalataya natin sa Diyos, ay nandito pa rin tayo, sinasabi natin, "Salamat Panginoon, blessed be the name of the Lord." With Job, sinasabi natin, nakakatanggap tayo ng mabubuti mula sa Panginoon, tanggapin din natin ang kanyang mga ibinibigay na pagsubok. That is our attitude. Why? Tayo kasi ay mga taong may matibay na pananampalataya sa Diyos. At yung matibay na pananampalataya natin sa Diyos, wag na wag lang tayong bumitaw sa Kanya. Yan ang dahilan kung bakit tayo pa rin ay makakapag-celebrate ng Misa de Gracia.
At bakit? Kasi isipin nyo lang ha, kung halimbawa, tayo dito, mga tao tayo na walang pananampalataya, tapos ngayon nandito tayo sa gitna ng COVID-19, eh ano nang mangyayari sa atin? Wala tayong Diyos na masasandalan. Wala tayong Diyos na makakapitan. Anong mangyayari sa atin? Mawawalan tayo ng pag-asa. Malamang yung iba ay magpapakamatay na. Malamang yung iba ay magkakadepression. Malamang yung iba ang pamumuhay nila ay yung parang proverbial chicken who walks without head. Parang manok na walang ulo, naglalakad-lakad dyan, walang direction. Ganyan ang mangyayari sa taong walang pananampalataya sa Diyos sa kalagitnaan nitong COVID-19. Kaya po, mga kapatid, huwag nating pabayaan na mawala. Bagkus, ipagdasal natin na lalong tumibay ang pananampalataya natin sa Diyos. Our faith in God will save us. Si Kristo mismo ang nagsabi nito. In the Gospel of John, He said, "Whoever lives and believes in me will not die." Ano ang ibig niyang sabihin? Sino man ang taong may pananampalataya sa akin at namumuhay siya ayon sa pananampalatayang yan, ay magkakaroon siya ng buhay na walang hangganan. Ang ibig niyang sabihin, magkakaroon siya ng gantimpala na mapunta sa langit kasama niya ang Diyos forever and ever. Yan mismo ay pangako ng ating Panginoong Hesukristo. Therefore, huwag pabayaan ang pananampalataya at humingi tayo palagi ng lakas ng pananampalataya na yon. With the help of our Nanay, Our Lady of Manawag. Siya ay ina at napakabuting ina, kung kaya't bilang napakabuting ina, ipagdarasal niya sa kanyang anak ang pananampalataya natin na sana manatili at lalong tumibay even in the midst of COVID-19. Amen. Please stand. Prayers of the faithful. Christ calls us His friends and commands us to love one another. Let us show that love by the sincerity of our prayers as we say, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. That those called to preach the gospel in any way may proclaim the good news of God's love. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That political leaders may fear God and do what is in accord with the words of Christ. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That married couples may take to heart our Lord's command to love one another, even in the most trying situations. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That the sick and the handicapped may find love in those who care for them. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That God may grant eternal peace to our departed brethren. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer.
Lord God, hear our prayers and let your love grow in us. We ask this through Christ our Lord. Amen. Please be seated. Please stand. Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may become acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Graciously sanctify these gifts, O Lord, and accepting the oblation of this spiritual sacrifice, make of us an eternal offering to you, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, at all times to acclaim you, Lord, but in this time above all, to praise you yet more gloriously, when Christ our Passover has been sacrificed. For with the old order destroyed, a universe cast down is renewed, and integrity of life is restored to us in Christ. Therefore, overcome with paschal joy, every land, every people exalts in your praise, and even the heavenly powers with the angelic hosts sing together the unending hymn of your glory as they acclaim.
is kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenants, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Socrates, our Bishop, Fidelis, his auxiliary, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Stand. Let us sing with confidence to the Father in the words our Savior gave us.
Deliver us, Lord, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. The Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are we who are invited to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
Please stand. Let us pray. We have partaken of the gifts of this sacred mystery, humbly imploring, O Lord, that what your Son commanded us to do in memory of him may bring us growth in charity through Christ our Lord. Amen. We all kneel and pray the Oratio Imperata for vocations. Let us turn to Mary, help of Christian, for the increase of priestly vocation in the Church and Lingayen Dagupan. Let us answer together, grant through your prayers many vocations to the priesthood. Grant through prayers many vocations to the priesthood. You accompanied your Son on his way to Calvary. Walk with our seminarians in their journey of priestly formation. Mary, help of Christians. Grant through prayers many vocations to the priesthood. You are the mother of the Good Shepherd. Inspire our youth to follow the voice of your Son and courageously answer his call to be shepherds. Mary, help of Christians. Grant through prayers many vocations to the priesthood. You were with the apostle in prayer on Pentecost Day. Stay with us in prayer so that the fire of the Spirit may descend on our young men seeking their vocation in life. Mary, help of Christians. Grant through your prayers many vocations to the priesthood. Your Son entrusted to you the beloved disciple at the foot of the cross. Take into your immaculate heart our young men who are reluctant to answer the call to be priests. Mary, help of Christians. Grant your prayers many vocations to the priesthood. Let us pray. Mary, help of Christians, we place all our young men under your motherly protection. Inspire them to serve the Church as priests of your Son. Take under your motherly care our seminarians being formed for the priesthood. Accompany with your help your priest son as they follow your Son, who is Lord forever and ever. Amen. Please stand. Prayer for the blessing of the sick. God, our Almighty Father, by your blessing, you give us strength and support in our frailty. Turn with kindness toward our sick brothers and sisters. Free them from all illness and restore them to good health. Through the intercession of Our Lady of the Rosary of Manawag, so that in the sure knowledge of your goodness, they will gratefully bless your holy name. Through Christ our Lord. Amen. Prayer for the blessing of rosaries and other religious articles. In memory of the mysteries of the life, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ, and to the honor and glory of the Blessed Virgin Mary, Mother of Christ, Mother of the Church, Our Lady of the Rosary of Manawag, may your rosaries, images, candles, oil, and other religious articles be blessed and made holy in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you all, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Damas isa and dad, palakpakan po natin ang Panginoon. Thanks be to God.